What's up guys? Today I'm going to show you how to bake pumpkins. So before that, please thumbs up. What's up guys? Today I'm going to show you how to bake pumpkins. So before that, please do like my channel, subscribe, and press the bell button. Hi guys! Haga! Ituturo ko ngayon kung paanong mag-bake ng pumpkin. Masarap siya, guys. I-try nyo to. Wala kasi akong maisip na content pa ngayon. So, pag-cooking muna ang gagawin ko, okay? Masarap siya yung baked ka pumpkin. Ganito siya, oh. Ganyan siya. So, first is, huhugasan natin siyang mabuti. Usually, ginagamit namin sa paghugas ng mga prutas, gulay, is vinegar. Okay, so, hugasan niya natin. Pagasaw natin. Tapos, vinegar. Kasi, tinatanggal kasi ng vinegar ang mga chemicals na nakadikit sa mga prutas at gulay. So, ganyan siya. Lagyan siya ng vinegar. Tapos, baking soda. Nakalagay na siya sa maliit na lagayan kasi masyadong malaki pag yung bags pang gagamitin. So ito, irarab siya para i-remove yung kanyang yung mga dumi sa balat. Kasi i-bake siya together. So ganyan. Usually binababad namin kahit mga prutas, gulay, para matanggal yung mga chemicals. Alam niyo na, hindi maganda ang chemicals sa ating kalusugan. So, ganyan. Mga 1 minute to 2 minutes irarab para matanggal ng tuluyan yung mga ano sa yung dumi. At saka chemical na nakasikip sa balat ng pumpkin. So, ito. Malinis na siya. So, sunod natin gagawin is ikakat natin siya. Ikakat, sorry ha. Ayan. So, ikakat natin. Ikakat natin siya ng half. Ganito siya. Halfway or lengthwise or isang. So, maganda yung pumpkin kasi dilaw na dilaw siya. Maganda pa ganitong dilaw na dilaw kasi malamis na siya pagka na-bake na siya. Tatanggalin natin yung buto. Paborito ng amo ko to. In-introduce ko sa kanya to. Kasi natutunan ko to sa Australia. Natikman ko sa Australia. Ano siya? Masarap siya at saka healthy siya. So, tatanggalin natin yung buto. Kahit hindi na natin tanggalin yung ganung part o yung parang medyo ano siya, yung baybalahibo na parte ng ano pumpkin. Kasi ano siya, matamis siya kapag ano eh, kapag naluto na. So ito, susunod natin to. Tatanggalin siya. Ang alam ko, hindi ito masyadong ano eh, common na niluluto. Pero masarap siya. Tapos, ito naman. Hindi lang na natin ito. Dahan na tayo sa pag-ihiwa kasi ay, medyo matigas hiwain siya. So, alam nyo na, ingat sa kusilyo. Tatanggalin natin ang mga buto nito. Hugasan niyo yung loob kasi nasa loob naman siya, so malinis siya. Kailangan lang tanggalin yung buto. Tapos hiwain natin siya ng, depende sa inyo kung gaano kalaki ninyong gustong hiwain. Kasi dama na mas maliit siya, mas madali siyang maluto.
ganyan. So, buhayin natin siyang maliliit. Ganyan. Kita ba? Hindi yata kita. Wala kasi akong maisip pang content eh. Kasi ang gagawin ko sa YouTube ko, kapag marami na akong subscriber, bala ko. sa Pilipinas ako magbablog kasi magpo-for good na ako. Naghahanap ko ang aking mga anak ng kalinga ng isang nanay. So, kailangan mag-isip tayo ng magandang pagkakakita sa Pilipinas. Ito, ganito. Isasalansan lang natin siyang ganyan. Ganyan. Masarap siya, guys. Malamis namin siya pagka naluto na siya. Saka, alam niyo na ang kalabasa healthy, di ba? So, ganyan. Marami siya, so siguro kakainin siya ng kakain siya ng mga 3 times to 4 times. Yung kalahati kasi nito gagawing soup ng amo ko, pinapabayin niya, tapos yung kalahati for dinner, yung kalahati gagawing soup. Tapos, ispraya natin siya ng olive oil. So, ispraya natin siya one by one. Make sure na na-sprayan siya kasi mas masarap kasi pag may olive oil na naluto. Ganyan. Kita ba? So, ganyan. Wala pa akong maisip na content ngayon. At saka hindi ako marunong pa masyadong mag-vlog. Medyo mahihain pa ako sa harap ng camera. So, ito muna ang gagawin ko. Tapos, asin. Asin. Lalagyan siya ng asin. Bubudburan siya ng asin. Ganyan lang siya. Request ng amo ko ngayon, so ito, gagawa ako ng baked pumpkin para sa kanya. Susunod guys, yung ano, yung baked mushroom, ituturo ko sa inyo. Mas maganda kasi pag mga baked kasi wala ka nang kailangan ilagay ng mga kung ano, ng mga seasoning, diba? Yung olive oil at saka yung salt lang, okay na. So, ganyan. Tapos guys, ito. Isiset siya ng 200 degrees Celsius. So, i-preheat muna natin siya. Tapos, kapag mainit na, ilagay natin to. Tapos, i-bake natin siya for like 40 to 50 minutes. Mamaya, ipapakita ko sa inyo ang finished product. Pagluto na, masarap yan. So, nandiyan na siya. So, hintayin natin. Iset natin siya for 30 minutes. Tapos, babalikan natin mamaya. Okay? See you, bye! See you later. So, guys, nabanggit ko na rin lang ang tamang paghuhugas ng mga gulay. Kung paano namin nilugasan. So, ipapakita ko na rin sa inyo. Ito, ito katulad ito. Bell pepper. So, hugasan ko siya ngayon. So, unang gagawin, ito, may tubig na ako sa planggana. Tapos, lalagyan siya natin ng vinegar. Mga 1 tablespoon. Tapos, sandali. Hirap ng ulang cameraman. Ito, lalagyan natin siya ng baking soda. Medyo damihan natin kasi
May re-refill ko. Kasi bababad natin siya. Bababad natin ang bell pepper. Kasi itong bell pepper, kinakain ng, sorry, kinakain lang siya ng ganito ng mga amo ko. Hindi nilalaw sa mga menu. Kinakain nila ng ganitong fresh. Kailangan hugasan siya mabuti. So, tatanggalin lang siya. Ito. Kita niyo ba? Yan. Natikman ko siya. Parang nasanay na rin ako kasi mag-4 years na rin ako nagtatrabaho dito. So, kinakain lang namin siya ng ganito. Kailangan lang hugasan mabuti. Lalo na itong red bell pepper, manamis siya. Saka alam nyo naman, di ba, maraming health benefits ang bell pepper. At syempre, mas masustansya siya kung kakainin mo siya ng raw. Kapag kasi niluto mo na siya, matatanggal lang kanya mga nutrients. So, ganyan siya. So, ayun, ibababad siya ng mga 1 to 2 minutes. Kasi kinakain talaga ng fresh ng amo ko. So, nakigaya na rin ako. Kasi alam ko namang healthy talaga. So, sa mga vegetarian dyan, kailangan hugasan munang mabuti ang mga kinakain gulay. Kasi marami nilalagay talaga yung mga chemicals. Kasi sa Pilipinas, nagtatanim din kami ng mga halaman. Marami talagang ini-spray para hindi siya dapuan ng mga insekto. Kaya magaganda ang mga gulay na. Kaya ganito ang magaganda ang mga isura nila kasi may mga spray talaga yan. Sabi nga nila, hindi na safe ang mga pagkain ngayon. Ito kasi po, chemical na. So, ito. Ito, bright green. Paprika din ba ang tawag dito? Parang paprika din yata ang tawag dito. Or iba pa ang paprika. Sino may alam sa inyo? Ito mamaya din for dinner din to mamaya. Kasi kahit mga bata, Korean kasi ang amo ko, so Korean ang amo ko, so mga healthy foods talaga sila. Sa susunod kong mga video, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng bibimbap, kimbap, beef bulgogi, mga steam lang sila. Yung healthy ang kanilang mga pagkain. So, irarab lang natin siya. So, eto, irarab lang natin yung skin niya mabuti para matanggal yung kanya mga chemical. Kasi alam nyo, pagka hugasan nyo pa lang yung skin niya, parang ano siya, parang slime siya kapag ihipuin mo. Tapos mararamdaman mo po kapag naibabad mo na siya sa suka, saka sa baking soda, medyo ano na siya, diba, ganito na siya, may sound na siya. Hindi na siya slimy, hindi na madulas. So, malalaman mong malinis na siya. Pwede mo na siyang kainin. So, ito. Kinakain lang siya ng ganito ng amo ko. Ganyan. Ito, manamis-namis to. Masarap. Hindi mo na kailangan lutuin. Maganda pa sa katawan. Hindi ka nagagamit ng apoy. So, titignan natin itong luluto natin. Pumpkin. Tingnan natin kung anong klase niya. After 30 minutes, ganyan na siya. Kita nyo? Diba? Lapit siyang luto. Tingnan natin mamaya. Babalik tayo. So guys, it's been 40 minutes. Let's check how it looks like. I'm just going to check if it's done already. Oh, ariko. So hot.
So it's like this. I love this texture. Can you see this? This is the perfect texture I'm looking for. This must be so yummy. Check. I'll check the taste. So it's very soft like this. It's like this. So I'll just taste if it's sweet. So bye. Thank you guys for watching.